Hello mga ka-super. Ang enas! Punas-punas muna tayo. Punas-punas. Pawis-pawis. Isin natin yung headband natin. Akalo, may naalala ko nag-comment. Sabi niya, madam, para saan ba yung headband mo? Malakas ba yun mga bata? Nireplyan ko, sabi ko, para aesthetic. Para nakakalakas maka-aesthetic, di ba? O, kayaan yun na. Ating bra, kita. O, baka sabihin, madam, kita yung bra mo. Hindi magulat ako walang bra. Nakakaloka. So, ngayon, magmamaritisan tayo. Pag-uusapan natin kung ano yung mga nakakainis na customers, no? Ano yung mga kinaiinisan mo sa mga customers dyan sa tindahan mo. Oh, di ba? So, comment down below, no? Kasi, kakabili lang kasi. Nakainis talaga ako. Ang gigigil din talaga. Pero, wala tayong magagawa talaga mga customers natin sila. So, bukod dun sa nangungutang. So, alam naman natin, nakakainis talaga yung mga ngutang, no? No, orang ano na yan eh. Kasama na yan sa buhay natin sa tindahan, yung mga utangers. So, nakakainis yan sila, no? So, bukod doon, no? Kasi yung mga utangers, wala tayong magagawa yan. Kasi parang mga jowa natin yan, di ba? Dumadating, pagkailangan nila tayo, ganun. Parang jowa mo. Dumadating kung kailan ka lang nila kailangan. Ganun. May hugot siya. Igigil din ako. Parang kaya ng calculator. Dalawa calculator ko dito. Igigil din ako sa inyo. So, ito na nga. So, unang-una ko talagang kinakainisan sa mga customer, no? Yung maiinis ka lang naman, pero syempre, hindi mo naman pwedeng mainis ka lang nila, paghampas mo sila, pagbabato mo sila, di ba? Yung gigigil, no? Parang ganun lang yung, parang talagang kailangan, pasensya, haba ng pasensya, ganun. So, unang-una talaga, yung kinaiinisan ko ngayon, ha? Pero noon, yung kinaiinisan ko, yung paisa-isang customer, no? Yung mga bata, di ba? Yung paisa-isa, papiso-piso. Noon, kinaiinisan ko yon. Pero tinanggap ko na yon. Kaya nga, hanggat maari, nandito lang ako nakaupo, ayoko nang papasok-pasok. Kaya kahit piso, okay lang. Ngayon, ang kinaiinisan ko na, yung hindi nagsasalita, nakaka-GRRRR. Yan, alam mo yon. Kaya ko lang, sign language na lang kayo. Alam mo yung may batang hindi nagsasalita, yung kailangan mo pa, manghuhula. Gagawin ka manghuhula kung anong bibilhin. Tapos sabi, ano yun? Nakakainis. Ayaw magsalita. Bakit lumabili sa tindan? Kung ayaw magsalita, nakaka-GRR. Ay, ngayon bumili. Bumili ng soft drinks. Ng CSO, sabi niya. Sabi ko, tapos natugma ko yung ses o yelo. Sabi ko, bakit ayaw mo magsalita? Aka-GRR. Wait lang, may nabil eh. Ito pa, no? So, okay na. Sign language. Pangalawa kong kinaiinsan ngayon. Yung ang hina-hina ng boses. Kaloka. Gigigil din ako. Kasan mo na sarap bigyan ng mic. Ano na na? Ha? Ano? Ang gigigil ako. Ano pag nagpapaload? Ano ha? Nilalapit. Ang hina-hina ng boses. Papa Gikas. Zero, nine, one. Ha? Ang iinis. Ang gigigil ako. Ang hina ng boses. Pag pala nilalapit ko na lang yung tenga. Ayan yung pangalawa kong kinaiinisan. So, ano pa ba yung kinakainisan ko? Kasi yung dalawa talaga yung kinakainisan ko ngayong panahon na ito, no? Yung ayaw magsalita at saka yung mahina yung boses. Tapos yung pangatlo, sige, siyempre, isama na lang din natin yung mga kinakainisan na talaga natin yung mga customers, di ba? Yung
Ang utang, 'di ba? Yung common na 'yan eh. Kaya tinanggap na lang natin, nakasama talaga 'yan sa tindahan natin. At saka yung piso-piso, pabalik-balik pa isa-isa. So, yung pinakaiinisan ko ngayon, yung ayaw magsalita at ang hinahina ng boses. Tapos sabay na lang natin, sama na lang natin yung kulang-kulang, 'di ba? Naka-jijik. mga kulang ng piso, kulang ng dos, 'di ba? Ay, kulang ng dos, mamaya babalikan ko na lang, mga ganon, di ba? Ay, relate si ka so far. So, comment ka kung ano talaga yung kinakainisan mo, di ba? Ngayon. So, iwag na natin sama yung noon. Kasi noon, naka-move on na tayo, mga ganon. So, ngayon, as of this moment, ganon, ano yung kinakainisan mo? Tapos, minsan, naiinis din tayo, no? May bibili, ang lakas naman ng boses. So, mayroon mahina ang boses. Mayroon naman malakas ang boses na akala mo buong ano kasama ay maririnig. Tapos, mangungutang lang naman pala. Nakaka-GR, ang sarap hampasin ng tray. Diba? Ang sarap hampasin ng tray. Diba? Ayan. Tapos, ito pa. Ang kainisan, no? Yung mga tumer na pala desisyon sa presyo mo. Diba? Mga ganito. Ay, 12 na lang to. Lalo sa mga gulay. Ay, 3 na lang to. Ay, mga 2 na lang to. Itong kamatis, 3 na lang. Sarap ipakain yung kamatis. Yung sibuyas na mahal ngayon, diba? Gusto nila sila magpresyo na. Eh, di kayo na rin mamalingke. Ang gigigil din ako sa inyo, eh. Diba? Diba? Pala, desisyon kayo sa mga presyo. Di kayo na bumili. Kayo na mamalingke. Kayo na rin magtinda dito. O di kayo na rin din may-ari ng tindahan. Nagigigil din ako sa inyo, di ba? Pala decision sa presyo. At ito pa, nakakainis sa mga tumer. Yung parang may question mark sa presyo mo. Di ba? 15? Di ba? 15? Opo, 15 na po yan. 20? Opo, 20 na po yan. Di ba? Nakakaloka. Kan-GRRR, wait lang. Diba? Masyado tayong gigil. Inom muna tayo ng tubig. Baka ma-HB tayo. Kailangan meron ka talagang tubig dyan kasi high blood ka sa mga tumors, di ba? So, inom muna tayo. Kalma ka, super. Kalma man yan. Wait lang. Namimili ba yung mga tumors? Okay. Sana ba tayo? Kalimutan ko. So, comment down below na lang ha. Kasi on the spot lang yung vlog ko. Wala akong mga nilista-lista lang. Kung ano lang yung maalala ko, no? Comment down below kung ano yung mga nakakainis dyan sa tindahan ng mga tumors. So, ito idagdag ko na lang din, no? Nakakainis din yung mga customer na laging nagmamadali. Akala mo may taxi nag-aantay. Rose, isa yung Marlboro. Ikaw naman. Wait lang. Di ba? Eh, kung kailan pa nagmamadali, saka pa halimbawa hindi mabuksan yung ayaw mahugot yung sigarilya. Di ba? Relate ba kayo dyan kung kailan nagmamadali? At kung may nagmamadali, meron namang customer na napakabagal bumili. Nang gigigil din ako. Sarap hampasin ng record book. Nakakaloka. Yung ang bagal-bagal niya, marahaba na yung pila, te. Bilis-bilisan naman, di ba? Pag nagbilang number, kaya buti ako, ito na lang yung ginagawa kong diskarte. So, habang nagbibilang pa siya ng pambayad niya or nag-iisip pa siya ng bibilhin niya, inatanong ko na yung sa likuran niya kasi baka isang Marlboro lang nag-aantay naman, kawawa naman. So, para makaalis, para makabawas tao. Ganun yung aking ginagawa na lang. Diba? O, sabang ikaw ay naiinis dito sa napakabagal na tumor na ito. No? So, ito pa. So, marami yan. Maraming nakakainis talaga. So, ito pa, no? Nakakainis din yung tumor na yung bibili, tapos biglang nag-change ng mind. Ay, hindi ko na pala bibili. Ay, wag na pala ito. Tapos umalis. Nakaka-GRR ka din. Sarap hampasin ng hopya. Di ba? Pa-hopya. Pa-ano? Paasa. Lalo yung nandun ka sa loob, no, tapos parang bumili, tapos biglang nag-change siya. Ay, wag na pala to. Mayroon pala to ganyan. Ay, mamaya na lang pala, tapos binalik. Ikaw, mapapatulala ka na lang. Nakaka-GRRR yun, ah.
ganun, di ba? Tapos, syempre, ganun lang, maiinis tayo. Normal naman na maiinis tayo, tao lang tayo. Pero, hindi to the point na mga away na tayo. Hindi literal na hampasin mo ng calculator. Hindi literal na babatuhin mo ng kung ano-ano, di ba? So, inis ah. Kaya nga, dapat inhale, exhale na lang. Pasensya, pasensya, pasensya. O, di ba? Isipin mo, tumors pa din yan. Tumors, tumors, tumors yan. Kaya makakainis sa kaka-GR, ganun lang. Normal lang yan, o. Di, move on. O, may panibagong tumor na, no? Ganun lang talaga sa buhay tindahan, no? Kahit ayaw mo, ganun talaga mangyayari. Kasi ito, reality show to, di ba? Reality talk lang to. Ganun talaga. O, pasensya, pasensya na lang. Haban, eh, andito tayo, eh. Di ba, meron nga ako nabasa sa Facebook lang, no? Parang shinare lang na, kung wag na magtinda kung masungit ka. Wag na magtinda kung nakasimangot ka, di ba? Di ba, kung wag ka na magtinda, ayan, may bibili. Ayan. So, wag na magtinda kung maiinis ka. Nakakaloka. O siya, dito na lang ako kasi may nagpapajika siya. Baka magkamali tayo. Okay? So, bye-bye for now. See you later. See you next. Inis-inisan natin. Ah, di ba? So, bye-bye.